Friends, good morning. Today is October 1, 2018. October 1 na, nakamask ako para hindi ako ma-allergy. Kasi nag-spray ako sa para sa buhok. And ayun, Monday today. Tapos, nagkukulot-kulot na ako ng buhok kasi lalabas kami, pupunta kami ng kindergarten. Alas 12 pa lang naman, 10 pa yung sa kindergarten. Tapos si ate, inayusan ko na ng buhok kanina. Tapos bibihisan ko na lang sila. After ko nito, magbibihis na lang kami. Konting curl lang dito sa dulo. Mamaya ipapakita ko sa inyo. At yung OOTD ni ate at ni Bunso. Mag-prepare lang kami. See you later! Yan na, hi na ko guys. Magmamadali na kami. Pala suot ko ng jeans na ako ng black. Tapos ito, magkakardigan ako ng black. Tapos itong white ko na may collar. Ayan. Wait lang. Magmamadali na ako. Dami pa kasing request ng dalawang to kanina. Hindi na natatapos-tapos yung pag-prepare ko. Napawisan tuloy ako. Yan, okay na yan. Tara. Magpa-powder na lang ako. Tara, let's go! Si ate. Yung gano'n. Yung gano'n. Guys, so ayan, maaraw na naman. Ayan, maganda na naman yung panahon. Hindi ako nakapanood pa ng balita, so wala akong update pa sa Osaka, kung ano bang nangyari. Pero parang okay naman. At ayun, parang hindi bumagyo. Tingnan nyo, maganda na naman ang panahon. Ay, si Bunso, dumaan muna kami dito sa pond. Ayan. Kakaiba yung ulo niya, no? Hindi ko lang kung nakikita nyo. Sabi ni Bunso, chicken daw. Guys, and si ate, nanggaling na kami dun sa kindergarten. Mabilis lang pala, kala ko pa naman magtatagal kami dun kasi parang sa na-search ko, pipila pa daw, ganun yung na-search ko, pero hindi pala, pagkarating namin doon, agad-agad na, hindi ko alam kung baka late na kami, kaya konti na lang kami na nandun. Ang bilis lang namin doon sa kindergarten, kanina nagmamadali pa naman ako lumabas, hindi ko alam baka late na kami doon, kasi yung sa gate, may nakalagay na poster doon, na parang nakalagay na 8:30 na oras, siguro na late na kami, pero may mga kasabay pa ako na. So ayun, nakuha ko naman yung papel na kailangan ko. Yung kukunin lang namin na papel doon, yung pi-fill upan para sa pag-kinder ni ate. Mga Wednesday ata, kailangan ipasa ko ulit yung papel na yun. Sana tama naman yung nakuha ko. Kasi pagkarating ko doon, wala akong sinabi na kahit na ano pa. Parang naintindihan na lang nila kung ano yung kukunin ko, kung anong kailangan ko doon. Nakalimutan ko pa naman i-check yung boses ko. Wait lang. Nakalimutan ko pa naman i-check kung ano yung sa Japanese yung tawag sa papel na yun. Alam ko Nyugaku Gansho ata yung pangalan nun. Kasi pinasulat ng asawa ko. Tapos nang paalis na kami, nagmamadali na ako. Kaya hindi ko na ulit na check. So, ayun. Sana tama naman yung nakuha kong papel. Tapos, nang pagdating namin dun, may papel kami na pinilapan dun na maliit lang. Isusulat na yung pangalan ng daughter ko. Tapos yung telephone number ko. Tapos yung address namin. Eh, hindi ko naiintindihan kasi Japanese nga. So, tinanong ko sila kung anong ibig sabihin nito, kung anong susulat ko dyan. Sa school na yun, friendly naman sila, kaya, ayun. Pero nag-sorry naman ako, nagpasensya ako, sinabi ko na gumenasay si Masen, sinabi ko ganun. Kasi nakakahiya naman, di ba? Pero ayun, the rest, ang bilis lang namin doon,
At hindi ako nag-vlog doon, siyempre. So, yun, hindi ako nag-vlog doon sa kindergarten kasi madalas or talagang hindi siya pwede mag-vlog sa mga ganun kasi parang ma-private sila. Yun, before pa namang nakupumunta doon or before kami pumunta doon nila at parang wala akong idea kung anong gagawin ko. So, ayun. So, ayun lang naman. Parang hindi naman mahirap. So, ayun guys, yung mga nandito sa Japan na friends ko, ano ba yung experience nyo sa pagkuha ng papel? Or ano ba yung susunod na gagawin? Kasi nag-search ako, pag magpasa na daw ng enrollment paper, hindi ko alam. Kailangan ata naka-formal kayo or semi-formal yung suot, hindi ko alam. Kaya nga nag-black lang ako, at least diba safety. Tapos si ate nag-dress siya ng ganyan. Para kahit papano safety yung suot namin. Pwede kahit hindi formal, kahit formal, diba? Medyo formal pa rin yung suot namin. Kaya rin na si Bunso sa bicycle. Uwi na tayo sa bahay. Hello guys! Bahay na kami. At yung nakuha ko pala sa kindergarten is ito. Parang nalagyan lang siya. Yung loob nito, hindi ako sure kasi gumamit lang ako ng Google Translator na app. Pero yung na-translate doon is nakalagay parang certification ng kung paano nyo babayaran yung kindergarten. Tapos syempre yung application form para sa enrollment ni ate. Tapos yung parang papel or nakasulat yung mga kung ano yung gagawin, kumbaga parang guide. Tapos dinala ko rin pala tong book ni ate or notebook niya. Ito yung notebook niya, parang kumbaga attendance notebook niya pag nagjo-join kami sa free playtime nila doon sa kindergarten na yun. Kasi before kung nanood kayo sa vlog ko is meron akong vlog noon na nagjo-join kami sa free class nila or parang free kindergarten playtime. 1 hour lang yun. Libre lang siya at hindi siya sa pilitan. Kung ayaw mo pumunta, okay lang. O ba may ganyan siya sa loob, mag-a-attend ka para maglalagay ka ng sticker. Parang para ma-enjoy ng mga bata lang. Ganun. At dinala ko na rin yung mother and child book ni ate para in case lang na kailangan tingnan yung birthday niya or pag hindi ko ma-explain and everything, ito na lang papakita ko. Kasi kumbaga nakasulat naman dito yung information ni ate, yung birthday niya, yung ganito, yung address, nandito naman. So, dinala ko na in case lang, pero hindi ko naman siya kinailangan. May sinulatan lang akong papel doon na maliit lang siya. Parang sinulat ko lang yung pangalan ni ate, tapos yung address and telephone number ko. Dapat pala yung telephone number ni papa yung sinulat ko para si papa yung matawagan. Baka mamaya kasi tumawag sa akin, hindi ko maintindihan, diba? Pero sana pag tumawag nandito si papa or yung asawa ko. And ayun, sobrang bilis lang na hindi ko ina-expect. Wala akong idea kung anong gagawin ko noon at nakalimutan ko pa kung anong sasabihin ko, kung ano yung sa Japanese yung pagkuha ng enrollment paper na yun. Kaya pinasulat ko lang sa asawa ko kung anong sasabihin ko pagpunta ko doon. Ayan. Nakalagay yan yung Gakko Gansho. Nakalimutan ko pang dalhin to nang pumunta na kami doon kasi kanina nagmamadali na kami. Mabuti na lang, parang naalala ko. Pero hindi naman ako tinanong doon. Wala nga akong sinabi. Parang nalaman na lang nila kung ano ba talagang kailangan ko doon. Kasi napupunta na rin kami doon sa kindergarten na yun. Parang familiar na sila sa akin. Tapos alam na rin kasi nila no, na mag-i-start na si ate na mag or i-enroll na namin si ate. Kaya parang siguro na-expect na rin nila na pupunta ako doon today. Sa Wednesday ata namin to ipapasa yung enrollment paper namin. Tapos tinanong nga nila ako kung yung asawa ko ba daw Japanese. Kasi syempre, if i-fill upan dito is nakasulat sa Japanese at sa Japanese din isusulat. So, parang nag-worried sila. Sinabi ko naman na Japanese yung asawa ko. So, syempre, parang naintindihan na nila yun na nasa work yung asawa ko kaya ako yung pumunta today. So, sa Wednesday rin, or pagpasa ng enrollment paper, ako yung pupunta kami nila ate kasi may work naman yung asawa ko. Pipilapan na lang to ng asawa ko. So, ayun. So, ayun guys. Yung mga nandito na friend ko sa Japan, may enroll nyo na ba yung anak nyo? Si ate kasi 4 years old na siya. Dito sa Japan, parang iba. Parang may pagkakaiba kasi sa Pilipinas, lalo na yung pag-start ng klase, magkaiba yung month. So, hindi ko alam kung kailangan na ba mag-enroll na pag 4 years old na anak mo. Hindi ko alam talaga. So, yun guys, i-update na lang namin kayo or i-update ko na lang kayo kung ano yung next step namin sa kindergarten. Masaya naman ako today na nakuha ko yan. Simple lang siya pero para sa akin na isang foreigner dito sa Japan, hindi marunong mag-Japanese, ganito, ganyan. Malaking bagay na siya para sa akin yung mga ganyan na nagagawa ko or na lalagpasan ko yung mga ganyang mga pagkakataon. So, ayun guys. See you sa susunod na vlogs. Bye!